Sa video na ito, alamin natin yung ilang mga katotohanan patungkol sa kamatayan. Ang kamatayan, ito yung isa sa pinakakinakatakutan ng maraming tao. At normal naman po yan, mga kapatid, mapakristyano ka man or hindi, talagang darating ka sa punto ng buhay mo, nakakatakutan mo yung kamatayan. So lahat naman tayo mamamatay, alam naman po natin lahat yan, mga kapatid, na wala pong makakatakas sa kamatayan. Ngayon po, tingnan po natin yung ilang mga katotohanan na sinasabi ng siyensya patungkol sa kamatayan. Una po, mga kapatid, ayon po sa statistics, halos 153,000 na tao sa buong mundo ang namamatay kada araw. So parang pumapalo na halos 6,000 ang namamatay na tao kada oras. So ganyan pong karami yung namamatay na tao dito po sa ating mundo. Sa balita pa lamang, makikita na po natin dito na talagang marami pong mga namamatay kada araw. So wala po talagang duda na sa buong mundo po na ito, libo-libo ang namamatay kada araw. Pangalawa, pag namatay ang isang tao, ang kanyang pandinig ang huling mawawala. Ibig sabihin po niya, mga kapatid, kapag namatay ang isang tao, hindi po agad-agad lahat mawawala. Ang huli pong mawawala po dyan ay yung pandinig. Kaya may maririnig pa po sandali yung mga tao kapag sila po ay namatay. Pangatlo, ang sabi ng siyensya, hindi raw kinakamatay ng tao ang katandaan. Ayon po sa mga medical expert, namamatay daw po yung mga tao dahil sa sakit na nararanasan po nito, hindi dahil sa kanyang pagtanda. So ang sakit ang pinakadahilan kung bakit ang mga tao ay namamatay dito sa ating mundo. Pang-apat, kapag daw po napugutan ng isang tao, mananatili pa raw po itong conscious sa loob ng 15 to 20 seconds. So ibig sabihin po niyo, mga kapatid, makakakita ka pa, makakarinig ka pa, makakaamoy ka pa at makakaramdam ka pa kahit hindi ka nakonektado sa iyong katawan ng ilang mga segundo. So makakapag-isip ka pa ng ilang mga segundo bago ka tuluyan na malagutan ng hininga. Panglima, tatlong araw pagkatapos ng kamatayan, ang mga enzymes na tumutulong para tunawin ang pagkain sa isang tao ang siya ring unti-unting kakain sa katawan ng isang tao. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung mga nasa katawan po natin, sila rin po yung mga pwedeng kumain sa atin. Pang-anim, ang huling binigkas ni Thomas Edison bago siya malagutan ng hininga ay ang salitang "It is very beautiful over there." Hindi natin alam kung ano yung nakita niya bago talaga siya tuluyang malagutan ng hininga, pero sinabi niya po, napakaganda raw ng lugar na yun. Pang-pito, isang dahilan kung bakit natatakot yung mga tao sa kamatayan kasi sinasabi nila na pwede silang malibing ng buhay. Dahil po sa takot na yan, noong 1800s, maraming mga libingan noon ang may maliliit na kampana at meron ding flag. Kasi nga po, kung malibing daw po ng buhay ang isang tao, at least meron po silang magagawa at makakaalis pa raw po sila doon sa libingan nila. Pang-walo, libu-libong tao ang mga namamatay kada araw dahil po sa hindi maintindihang sulat ng mga doktor sa resetang binibigay nila sa kanilang mga pasyente. Yan lamang po yung ilan sa mga katotohanan na sinasabi ng siyensya patungkol sa kamatayan. Pero ngayon, tingnan naman po natin yung ilang mga katotohanan na sinasabi naman po ng Biblia patungkol sa kamatayan. Unang katotohanan po, mga kapatid, yes, lahat po ng tao ay mamamatay, pero may ilang mga tao ang hindi makakaranas ng kamatayan. So totoo po yan, mga kapatid, tulad po ni Enoch and Elijah na hindi po nila naranasan yung kamatayan, ganun din po yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo kapag naabutan po sila ng rapture. Diretso na po yung mga tao sa piling ng ating Diyos. So kung sa generation po natin mangyayari ngayon yung rapture, hindi na po natin mararanasan yung kamatayan. Diretso na po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Pangalawa, totoo na nakakatakot ang kamatayan. So mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, normal lamang po na matakot ang isang tao sa kamatayan. Mapakristyano ka man or hindi, talaga nakakatakot po ito. Kasi nga po mga kapatid, consequence po ito ng ating pagkakasala. So kung natatakot ka sa kamatayan, normal lamang po yan. Pero mga kapatid, syempre hindi po normal yung matatakot ka sa kamatayan kasi dahil sa impyerno. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi ka na matatakot sa kamatayan dahil sa impyerno. Kasi alam mo na may buhay kang walang hanggan. Pero mga kapatid, ang realidad po talaga, nakakatakot ang kamatayan. Ayon din po yan sa isang salmista. Sabi nga po sa Psalm chapter 55 verse 4 to 5, "Itong aking puso'y tigib na ng lumbay, sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis." Pangatlo, kapag ikaw ay namatay, babalik ka sa alabok. Alam naman po natin, mga kapatid, na dyan po tayo nagmula. Nung nilikha ng Diyos yung tao, nagmula po yan sa alabok. At syempre, kapag namatay na rin po yung isang tao, dyan din po siya babalik kung saan po siya nagmula. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, "Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito." Pang-apat po, hindi po plano ng Diyos na yung mga tao ay mamatay.
Sa totoo lang po mga kapatid, ayaw po ng Diyos na mamatay physically yung mga tao. Dahil hindi po talaga yun yung plano niya para sa atin. Sa totoo lang po mga kapatid, ang pinakadahilan po kung bakit po nagkaroon ng physical na kamatayan ay dahil po sa kasalanan ng tao. Dahil po sa hindi pagsunod nila Eva at Adan. Pero originally po mga kapatid, ayaw po ng Diyos ng kamatayan. Hindi niya po yung gusto para sa atin. Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Panglima, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Opo mga kapatid, alam naman po natin na sa pamamagitan po ni Eva at Adan pumasok yung kasalanan at wala na po tayong magagawa dyan. Pero yung Diyos po natin, meron po siyang ginawa. Ang ginawa niya po, ang ating Panginoong Jesucristo, bumaba po siya dito sa lupa, nagkatawang tao po siya para iligtas tayong lahat. Na kahit na meron pong physical na kamatayan, magkakaroon naman po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, syempre, para pagtagumpayan niya yung kamatayan. Para hindi na po natin maranasan yung isang kamatayan pa po, yung kamatayan na walang hanggan sa impyerno. Ito ba yung sinasabi sa 1 Corinthians 15 verse 21 to 22? Kung papaano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Panganim, alam na ng Diyos kung kailan ka mamamatay. So bago ka palang ipanganak sa mundo na ito, nakatakda na yung kamatayan mo dito sa lupa. So ibig sabihin kung mamamatay ka, kung anumang klaseng kamatayan yung mangyayari sa'yo, hindi na magugulat yung Diyos. Kasi alam niya na yan. Nakita niya na yan noon pa man. So tayo, di po natin alam kung kailan tayo mamamatay at kung paano tayo mamamatay, pero yung Diyos alam na po yan. Dahil nakatakda na po yung kamatayan ng isang tao. So kung ano yung tinakdang kamatayan natin, wala na po tayong magagawa po dyan. Kung anong oras po yon, anong araw, anong panahon, yun na po yon at wala na po tayong magagawa. Sabi nga po sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yan po mga kapatid yung ilan sa mga katotohanan patungkol sa kamatayan. Nakita po natin na yung kamatayan, ito ay totoo. Wala po makakapigil dito at wala na tayong magagawa sa ating kamatayan. Pero mga kapatid, ang pinakapunto ko dito, tayo pong lahat ay mamamatay pero hindi po matatapos doon. Ibig sabihin po, meron pa po palang buhay pagkatapos ng kamatayan natin dito sa mundo na ito. Maaari nagkakaroon tayo ng takot sa kamatayan at syempre nalulungkot tayo kapag meron tayong mga malalapit sa buhay na namamatay. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi natatapos sa kamatayan yung buhay ng isang tao. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tuloy-tuloy ang buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin yan mga kapatid, after ng kamatayan, may kasunod na buhay at mas mahaba yung buhay. Kung papaano po na buhay magmuli yung ating Panginoong Jesucristo at meron po siyang buhay na walang hanggan, ganun din po tayo. Mabubuhay din po tayo pagkatapos ng ating kamatayan. At syempre, diretso tayo sa piling ng Diyos. Makakasama po natin siya magpakailanman. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.